Now, ito na ngayon Ito yung na ngayon yung outline ng outline ating ng ating pag-usapan sa pag-usapan gabi sa ito, gabi no? ito, no? So ito yung So ito mga yung mga trends in trends in e-bike e-bike design. design. Pag-usapan Pag-usapan natin yung natin mga yung mga electric electric motors. Ano ba motors. Ano nangyayari ba sa nangyayari sa electric electric motors, no? motors, no? Kasi Kasi importante yung role importante ng yung role ng electric electric motor motor sa sa pagpatakbo ng pagpatakbo isang ng e-bike. isang e-bike. Second most Second most important component important is yung component is yung battery. battery. No, ito No, yung ito yung kinakatakot natin kinakatakot pag natin naubos pag naubos ito. Mahirap Mahirap dalhin ang isang dalhin ang e-bike isang pag e-bike walang pag walang battery, di ba? battery, di ba? Correct. And And then also, ano ba yung ano ba mga yung mga pagbabago ngayon sa pagbabago mga ngayon sa bike mga bike frames, frames, tinatawag nating tinatawag nating geometries, geometries, and and also also on the controllers. Ito naman yung maliit na computer na nagko-control sa performance ng isang e-bike. Yan. So let's talk So let's about talk on the about next on the next slide slide what's what's happening happening with with electric electric motors. motors. Now, Okay. Now, this is one this of is the one newly launched electric motor in the market right now called the TQ. This is actually a German company. And just like Bosch, no? Bosch is also a German company. So sa Germany, actually, Carlo, ang daming mga lumalabas na mga electric motors. Now, itong TQ na to, particularly the model ng HPR50, pag in-explode natin yung laman ng electric motor nito, ito yung mga components sa loob. Pero pag sinarado natin to, ganyan lang siya kaliit. Yan. So it's considered as one of the lightest and quietest. No? Ibig sabihin yan, kapag ka nagbabike ka ng electric bicycle, yung katabi mo hindi niya madidinig na merong motor na tumutunog. This motor, this TQ motor, HPR50, is also one of the smallest system in its class. Yan. Now, saan ginamit itong electric motor na to? One of the most popular electric mountain bikes that use this motor is the Trek Fuel EXE. So kung titignan natin, no, parang hindi mo nga mapansin nasaan yung motor. Di ba? So ang mga motor ngayon, lumiliit, gumagaan, at naitatago na. So mga design ng mga electric bicycle nagiging stealth na. No? Hindi halatang electric bicycle. Yeah, there's another Trek bicycle na gumamit nitong TQ motor. Ito naman, this is Bo. There are two models for this Trek Domani Plus, no? Yung Plus yun ang electric. Merong gravel bike at merong road bike. So kung titignan mo, parang hindi na siya electric bicycle. This is the innovation in electric motors. Lumiliit at gumagaan na sila ngayon, and yet very powerful pa rin ang mga motors. Pag-usapan naman natin ang battery. Yan. Kung mananotice ninyo, no, dito sa outline na to, there are actually three very important components that makes a bicycle an electric bicycle. So, yun yung electric motor, yung battery, and the controller. So, ngayon pag-usapan natin yung battery. So, mga batteries ngayon, they're becoming safer. Bakit kailangan maging safer ang battery? Because a lot of batteries that are coming out in the market, especially one that is coming from China, kasi maraming gumagawa doon, no? Na hindi quality, unfortunately, results to a lot of battery accidents, no? Merong mga sumasabog, and this is a problem for us because it creates a bad perception for electric bicycles. So, a lot of companies are focusing on how to make their batteries safer, and they do this with creating smarter BMS. Ano ba yung BMS? BMS is the battery management system. Example ng ginagawa ng isang BMS is sinusukat niya yung temperature ng battery mo in case lang na ikaw ay exposed to heat, and if the temperature is too high, isha-shutdown niya yung battery to avoid explosion. Batteries now are becoming smarter and safer. And this is because of the innovations in BMS or battery management systems. The other item that makes a battery safer is using the quality battery cells. Hindi lang masyadong pansin sa picture sa background, yan ay isang example ng battery ng e-bike. Pag binuksan natin sa loob yan, ang laman yan is mga battery cells. And there are quality battery cells, and there are also
those that are not quality. So, pag sinabi natin quality, mga example niyan ay yung mga branded like Samsung, LG, or Panasonic na battery cells. Yan. So, there are more and more quality battery cells that are coming out in the market now to make it safer. Ito, nadidinig natin to eh. Baka nalilito kasi mga tao na merong battery na 36 volts, merong 48 volts, at may 52 volts. No? Una-una, ang pinakalumang technology dito is yung 36 volts. Ang karamihan ng mga lumalabas ngayon or nabebenta sa market ngayon have the 48 volts. At medyo konti pa lang yung gumagamit ng 52 volts. Now, ano bang advantage ng 48 versus 36 or 52 versus the other two? The higher the voltage, the better. Because mas malakas yung power na ibibigay ng battery sa motor. And the motor can perform better as well with a higher voltage. With a higher voltage, lumalayo din yung capacity ng battery. Yan. So, kung now, mas malayo ang kayang i-cover na distance, the bigger the capacity of your battery. So, yun yung correct, kumbaga correct, advantage correct ng ganon. Okay. Tama yun, Carlo. Now, another thing that's changing in the trends of e-bike batteries, no? Halos lahat ng battery for electric bicycles today use what the chemistry of the lithium ion. Now, actually, if you Google about new technologies on batteries, this is one area where there are a lot of research and innovations. So, we are already predicting that in the next 5 years, there's a possibility na pwedeng mapalitan ang lithium ion with better battery chemistry. Ano ba yung objective ng better battery chemistry? Simple lang naman. Unang-una, lumiliit ang battery. And yet, lumalakas yung capacity. Yan. So, imagine natin anong mangyayari sa mga electric bicycles kapag lumiliit yung battery and yet, malakas pa rin yung power. Di ba? So, pwedeng gumaan, no? At pwedeng maitago na talaga yung battery. So, that will definitely change designs of electric bicycles. And kaya yung last point, na itatago na yung battery, it's hidden. Dati yung mga electric bicycle, pag tingin mo, halatang electric bicycle kasi nakalitaw yung battery. No? Ngayon, integrated na siya. No? At ang yung mga exposed is more used for electric bicycles that were converted. Kinonvert from a normal manual bicycle into an electric. Yan. Usually, pag kinoconvert, expose yung battery. Correct. Yan. Right. Oh. Sir Robert, baka pwede rin ipasok na natin dito because we are talking about batteries na nung e-bike. Yes. Kasi it's a reality na actually hindi lang dito sa atin, kahit dun sa China, ang isang dahilan kung bakit mura yung kanilang mga e-bikes doon, no? Kahit itong mga e-trikes na napag-usapan natin kanina, no? Kasi gumagamit sila ng ibang klaseng battery, no? Ibang chemistry. Ibang chemistry ng battery yung ginagamit nila na medyo, I think it's more of the earlier na parang technology. Yes, medyo lumang fact, technology technology, oh, kaya medyo mura siya. Pero ang problema ngayon dito sa atin, for example sa Pilipinas, ay hindi alam ng mga tao yung ano eh, yung types ng battery pag pipili sila ng e-bikes. Ang gusto lang nilang makita kaagad, ilang volts ba yung motor, tapos mura ba ang presyo. Hindi nila alam na kaya mura ang presyo ng karamihan ng ganung mga klaseng e-bike ay dahil ang battery nila, no, yung lead acid na battery na tinatawag natin. Yes. Baka pwede, if you can, you know, expound more about it. Yan. So, yung marami sa mga e-trikes ngayon, ang ginagamit na battery is the lead acid. Unang-una, malaki siya. Pangalawa, mabigat. Pangatlo, kung gagamitin mo yun as the battery for an electric vehicle, most likely yan, papalitan mo once a year. Correct. No? Eh, ang halaga ng isang lead acid para sa isang e-bike, umaabot din ng 7 to 8,000 pesos per set, no? So kung papalitan mo yan taon-taon, sa loob ng tatlong taon, gagastos ka rin ng
almost 25,000 pesos sa tatlong taon. Samantalang ang isang lithium ion ranges from 10 to 15,000 only. But it can last 3 to 5 years. Alright. Yeah. Oh, so siguro pwedeng I'm sure yung ibang probably sabihin natin supplier or dealers of e-bikes or e-trikes from China with lead acid batteries pa hindi matutuwa sa sasabihin natin. But for education purposes, no, kaya naman natin ginagawa itong ating live stream ngayon kasi gusto nating makapag-impart tayo ng knowledge, no, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa siklista na gustong pasukin or gustong matuto sa mundo ng e-bikes na ito ngayong medyo papasok na trend ngayon. Siguro baka pwede naming sabihin namin ni Sir Robert dito na next time na maghahanap kayo ng e-bike or e-trike kung gusto niyo bumili, ang hanapin ninyo ay itanong ninyo kung anong klase ang kanyang battery, no? So sana lithium ion na yung battery niya. Pag yes, medyo lead acid pa siya, medyo mag-isip-isip kayo doon kasi nabanggit nga ni Sir Robert kanina, while it's cheaper pero in the long run it will be actually more in a way expensive, no, kasi papalit-palit kayo in 1 year ay magpapalit na kayo ng battery pag lead acid yung inyong bibilihin. Mura lang siya sa simula pero pag ginamit nyo na at pag nasira na ay mapapamahal kayo actually in the long run. So ang advice namin, kung makakakuha kayo ng e-bike na ang batteries na ay lithium ion na, that's much better na kumpara sa lead acid lang na battery. Right. Better and safer. Right. Uh-huh. Yes. There's another option, no, for e-trikes. Although ang topic natin tonight is e-bike, but for e-trikes, a better battery that can be used is what we call the LiFePO, or ito yung lithium iron phosphate, no? So this is also kind of new battery technology na better than the old technology ng lead acid. Yan.